Lord Gods, ano ang gagawin natin kapag nawala ang partner ng ating alagang ibon? Aba, naku po, sakit sa ulo yan. Alright, so kung ikaw ay newbie at kung hindi mo alam ang gagawin, ay dyan ka lang dahil yan ang ating pag-uusapan after ng intro. Ngayon, dito, ayan, si Kokoy. Say hi, Kokoy! Hi ka sa mga subscribers natin. Dali. Hello, mga Dabbard Gods! Ayan, so sasamahan tayo ni Kokoy ngayon sa video na ito, ano? Okay, so aalamin natin ano nga ba ang iyong gagawin kung nawala ang partner ng iyong alagang ibon. Ako po, alam kong sakit sa ulo, ayun, no? At nakakalungkot kapag ganun ang nangyari. Either na namatay yung partner ng ibon mo o kaya nakawala. At most, ay alam ko, ay nakaka-experience na ng mga ganyan. Ngayon, lalo-lalo na kung ikaw ay newbie, alamin natin ano nga ba ang gagawin mo? Ang gagawin mo ay eto. Marami po tayong mga example. Magbibigay ako ng mga example. Depende kasi yan sa sitwasyon. So, bago natin pag-usapan ang lahat ng detalye ay sa mga hindi pa nagsasubscribe, ay subscribe ka na po sa ating channel, Munti Iburan, at click mo na rin ang notification bell para makasama ka na sa libo-libo nating mga kapamilya. This is the home for bird lovers. Ngayon, pag-usapan na natin. Ano nga ba ang iyong gagawin kapag nawala ang partner ng ibon mo? Bigyan ko kayo ng example. Kunwari, yung pares mo. Magpares pa lang, ano? Ibig sabihin, pag nagpares yung ibon, ibig sabihin ay lagi na silang magkadikit, lagi silang nagkukutuhan, lagi silang nagsusubuan, at lagi silang nagkikis. Ay, ibig sabihin, partner na sila or pares na sila. Or ibig sabihin din ay bonded na sila. At ngayon, dumating ang point na either na namatay yung pares o kaya nawala yung pares. Anong gagawin mo? Kung ang nawala ay ang lalaki, ay ang gagawin mo na is hanapan mo na lang ng bagong partner. Okay, hanapan mo ng bagong partner yung naiwan na babae. Alright? At paano mo gagawin yun? Kailangan, i-advise namin na kailangan pareho sila ng age o kaya mas matanda yung lalaki doon sa babae na ibon. Dahil kung mas matanda yung babae na ibon is most likely magiging territorial na kasi yung mga yan eh. At ang baka awayin niya yung lalaki kapag medyo bata pa siya. Mas bata kaysa sa kanya. So advice, kuhanan niyo siya ng pareho silang pareho nila na edad or mas matanda sa kanila. Okay? So ngayon naman, kung ang nawala naman ay babae, ang gagawin mo ay ganun din. Kukuhanan mo ng bagong partner itong si lalaki. Ha? So hanapan mo siya ng bagong partner. Ngayon, itong si lalaki, ang hahanapin mo naman na babae ay either na mas bata sa kanya, syempre, or pwede rin nga same age sila. Alright? Pero syempre, kapag ibibreed mo na sila, again, the right age for breeding sa mga African lovebirds ay 8 months and above. Usually between 8 months to 12 months. Alright? So, ayun, para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, kapag, ito yung next situation natin, kapag may itlog na yung pares mo, yung mga ibon mo, at nawala yung lalaki, ano ngayon ang gagawin mo? So, ngayon, medyo challenging. Kasi, kapag nangitlog na yung hen, ang role nitong si Kak o yung lalaki ay tulungan itong si hen, lalo-lalo na sa pagpapakain nitong hen. Kasi syempre, kapag may itlog na yung hen, ang gagawin ng hen ay maglilimlim na ito. Ba? So habang naglilimlim siya, ay ito namang lalaki, siya naman ang nagpapakain dito sa babae, dito sa hen na naglilimlim. Tulungan sila. Habang naglilimlim yung babae, pinapakain naman siya ng lalaki. So, kapag nawala itong si lalaki, ay magiging challenging dito sa babae. So, depende, may mga babae na kinakaya naman nila na kahit wala yung kak, eh patuloy pa rin silang naglilimlim dun sa kanilang mga itlog. At, ayun, bali doble na lang ang kanyang gagawin, di ba? So, dahil walang magsusubo sa kanya, siya na lang kakain mag-isa, di ba? So, may mga ganong tayong mga hen. Gawin nyo na lang is provide food. Dapat enough food lagi doon sa hen. Especially kapag siya ilalabas, feel niya na kumain, dapat meron siya available na inumin at pagkain. Siyempre, make sure na meron silang enough na vitamins. Siyempre, andyan ang Picoy vitamins para sa kanila. Kapag nangitlog na ang mga hen ay bigyan sila ng enough na calcium para maiwasan sila magkaroon ng calcium deficiency. Andyan po ang calcifer. Ngayon, kung ang babae naman ang nawala habang may itlog,
tatlog. Ano ang gagawin natin? Bali, ang naiwan na lang ay yung lalaki. Ang gagawin ninyo ay, since yung lalaki ay hindi naman marunong maglimlim, ang gagawin nyo na lang ay ipa-foster itong mga itlog sa ibang mga inahin or ibang mga lovebirds na sabay ng itlog. Alright, so yun ang gagawin ninyo kapag wala ang hen or yung babae habang sila ay may itlog. At dumako tayo sa susunod na sitwasyon. Kapag meron ng inakay yung iyong mga ibon at biglang nawala yung lalaki, ano ang iyong gagawin? Okay, so ito yung gagawin mo. You have to observe, ano, kung papakainin pa ba nung babae yung kanyang mga inakay. Kasi mayroong mga iba na continuous pa, pwede pa niyang buhayin mag-isa yung kanyang mga inakay. Pero yung iba ay maninibago at hindi na niya pakakainin. So, you really have to observe the hen, yung mga inakay. Ang kailangan mo lang gawin, syempre, provide enough food. Yung Supreme Chicks Mix, ang maganda dyan sa mga African lovers or mga ibon na mayroon ng mga inakay. Combination with BioBird, that's a probiotic, para mas mabilis na lumaki yung inyong mga inakay. At kung naobserbahan ninyo na hindi na pinapakain o hindi kayang buhayin nung hen, nag-isa yung kanyang mga inakay, ay i-handfeed nyo na sila. Diba, Kokoy? Syempre, nandyan po ang ating Pikoy handfeed formula. So, it's good for all types of birds. And maigi din po yan sa mga handfeed. Gaya na itong si Kokoy. Laking Pikoy handfeed formula po yan. Alright? Makulit at super healthy. At ano naman ang inyong gagawin kung ang babae naman ang nawala habang meron silang mga inakay. Ganon din po ang gagawin natin. Observe kung kayang buhayin nung lalaki ang kanyang mga inakay. Again, provide food and vitamins. At kung nakita mo na hindi na niya kayang buhayin, ay again, i-handfeed nyo na po yung inyong mga inakay para sila ay mag-survive. At meron tayong dapper dyan na nagtanong, ano, kung pwede nga bang bigyan ng bagong partner itong mga naiwan na kanilang mga partner. Ay huwag nyo pong gagawin yan. Baka mabula lalo yung hen or yung cock na naiwan at lalong mapasama yung mga inakay nila. So yan lang po ang ating video for today, mga Dapper Cats. Sana ay nagustuhan mo at napulutan mo ng aral, lalo-lalo na kung ikaw ay isang newbie. Ayan, click mo naman ang like button at don't forget again to subscribe para makasali ka na sa libo-libo nating mga kapamilya. At don't forget to click the notification bell para lagi kang updated pag meron tayong brand new video. So bago tayo magtapos ay dumako na tayo sa ating mga shoutout. Happy viewing and shoutout kay Michael Caranto, kay Janet Camacho, kay Albert Gunda, kay Joaquin Ilano, kay Terry De La Peña, kay Joel Lodovice, kay Rafael Morales, kay Jonash Libang, kay D4NUC, Birdness Avery, kay Jeffrey Tilaon, at kay Jean-Marc Ignacio. Happy viewing sa inyong lahat and shoutout. Kung gusto mo rin ma-shoutout ay mag-comment ka lang sa comment section. Okay, so yan lang po ating video for today. This is Mrs. Munting Ibunan, nagsasabing ang buhay ay parang ibon-ibon lang. I'll catch you again next time, only here sa Munting Ibunan. Bye!